Ang laki ng katawan ni Buitigas. Oo, ang condition na condition. Question dito, sino mas may advantage sa kanila pagdating dito sa... Minsan din kasi, pag kahit hindi masyado kaganda yung physique mo, pero yung endurance mo nandun, oo, lamang na lamang ka. Si, tingnan na, makikita natin si Boy Bao, medyo mukhang he knows how to maintain his range. Mas matangkad siya ng konti, yun ang isa sa mga malaking bagay eh. I mean, pag mas matangkad ka, usually, kailangan mong i-maintain yung range mo, or else, pag pinasok ka ng kalaban mo mas maliit sa'yo eh, medyo, mahirap it will be na a disadvantage for you. Feeling out round si, pa muna sa dalawa. Si Buitigas, gigil na gigil. Mm-hmm. Wala parang naka-flex mo lagi yung muscles. Mm-hmm. Ayan, oh, no. Pinagalito na sila referee kasi wala pang nangyayari. Puro pakiramdaman. Sukatan lang, oy. There we go. Nagsisimula na. Makalapit yun! Si Buitigas. So, dumaplis yun. Si... Kabahaw. Kay Boy Bahaw. Si Buitigas yung aggressor dito. Oo. Si Boy Bahaw ay medyo nag-aabang. Wow! Maganda ng counter ni Sir Boy Bahaw. Si Buitigas, medyo matigas yung talaw niya. Oo, parang nakaka... parang nakakapagod yung kumita. Sobrang stiff niya. Kung makikita natin yung position niya, parang hindi mo alam kung nanginginig ba siya. Gigil na gigil. Pero kayong mga nanonood, saan kayo? Team Kabaho ba kayo o Team Buitigas? Mag-ingay kayo dyan, mga fans ni Buitigas, ni Boy Bahaw. Parang si Boy Bahaw naghihintay lang ng opportunity to counter yung aggressiveness ni Buitigas. Medyo ito yung mga fights na kailangan may mangyari na agad. Kasi so far, after ng mga swings nila kanina, wala pang... Wala pa. Medyo nakakarinig tayo ng boo from the crowd kasi talagang walang nangyayari masyado. Kasi naman, Sir JC, yung limang fights there na nauna dito. There we go, nag-attempt na ng isang kick si Boy Bahaw na wala masyadong naging effect kay... Buitigas. They need to do something or else. Ma-warningan na naman sila ng referee nito. Si Sir Boy Bahaw kasi parang naghihintay lang ng opportunity para ma-capitalize yung pag-stiff ni Buitigas. Kaya pala siya Buitigas. Ano? Kaya pala eh. Living up with its moniker. Wala si trying to land a kick there. Walang parang walang dating kaya. Gabi ang mga bitawa ni Buitigas, Sir JC. Parang 100% talaga. Wow. The question is, can he maintain this kind of energy up to the... So far, three? Medyo mas nakakatama na magagandang suntok si Boy Bahaw kaysa ka Buitigas. Tapos masyadong relax lang. Parang... may bigaya na. Medyo maganda depensa so far ni Boy Bahaw. Si Buitigas needs to loosen up a bit, yes. Kumbaga. Kasi, hindi porkit Buitigas ka, kailangan matigas ka talaga gumalaw. Wala yung, pa rin kumatama. Yung mga kamay niya, walaging parang from the start of the fight, hindi nagre-relax eh. Parang naka-flex palagi. Yung movement ni Buitigas, kita naman natin na mukhang talagang he has a background in boxing. Pero hindi, yun. Kailangan talaga may tumama na malilinis eh. I mean, they're not engaging too much. Ito yung problema dito sa laban na to. Ito rin kasi yung isa sa mga malalaking bagay. I mean, when you say you can fight, pag pumasok ka ng cage, you need to show that you can. Hindi yung ganito na puro amba. This should be in an actual fight, hindi puro ambahan lang. Puro angasan lang. Dapat yung level ng ginagawa nila sa naman. Social media at sa weigh-in, dapat tabatan nila yun in the cage. Nung weigh-in, grabe pa sila mag-trash talk sa isa't isa. Pero kita mo, nasa loob na ng cage. Medyo wala tayong, nakukulangan tayo sa action itong dalawa. Bale, pangalawang warning na yun. First round pa lang first to. First round pa lang. Medyo slow starting itong laban na to. Yung
mga punches ni Boy Tigas, masyado nga telegraph, delikado siyang mahuli ng counter ni Boy Bahaw. Si Boy Bahaw din medyo relax lang din sa muntok. Ayun, there we go. Natapos ang first round. Wala masyadong nangyayari. Mas marami pa yata tayo sinabi kaysa sa nangyayari sa laban na to. Yes, Sir JC. Parang first fight ata to na wala tayong nakikitang dugo. Yes. Ang hirap i-score na ito. Oh, hirap pa eh. First round na to, hindi mo malaman kung sino ba. Ayokong maging judge sa mga ganitong fight. Oo. Kasi wala alas nangyayari. Mamalo sila sa scorean. Baka dito sa round 2 may mga inputs na na maibibigay yung corners nila to change their style in going to this round 2, Sir JC. Oo. Kumbaga, siguro bawasan ng kaba. Bawasan. Dagdagan ang engagement dito sa laban na to. Hindi ko alam kung kinakabahan ba itong dalawa na to o ano. Pero kailangan nilang ipakita na they deserve this opportunity. Kasi sayang yung opportunity. May mga fighters talaga na naghahanap ng pagkakataon na makalaro dito, makalaban dito sa URCC. Tapos binigyan sila ng isang slot pa. Binigyan sila ng isang slot to show what they can do. Siguro, Sir JC, Boy Tigas needs to loosen up and conserve niya yung energy niya na ita-timing niya yung mga bigayan niya eh. Kasi parang nababasa lang siya, nai-evade lang ni Boy Bahaw yung mga attacks niya. Tapos, as you can see, si Sir Boy Bahaw naman eh, marunong naman mag-strike. Pero parang yung aggressiveness kulang. Masyado stiff eh. Masyado talaga. He needs to relax. Relax talaga. Yung range niya, I mean, you know, kailangan niyang mas makapasok sa guard, sa depensa nitong si Boy Bahaw, gusto niyang makatama ng mas malinis. Eh, as we can see kanina, nag-throw siya ng leg kick. So, mas mabuti siguro pag gamitin niya yung weapon na yun. Yun, ha? Okay, medyo nakatama na maganda doon si Boy Tigas. Si Boy Bahaw talaga nag-aantay mga bato ng counters, eh. Counter game talaga yun. He needs to engage better. Considering mas bata siya kay Boy Tigas. Wow! Wow! Tapos napaka-open ng mukha ni Boy Tigas sa mga kicks. Wow! What a leg kick! Medyo naramdaman ni Boy Tigas yun. Kasi yung weight niya, nasa base talaga yung sa front leg niya eh. Medyo lumambot si Boy Tigas sa sipa na yun. Parang hindi pa naman iniba ni stance ni Boy Tigas, pero kung pero, may isa pa. Sa tingin ko talaga, they need to do that more. Kasi medyo sumusubok na makapasok si Boy Tigas, pero wala pa talaga. Kita mo, gamit na gamit ni Boy Bahaw yung kanyang range. Yung kanyang haba lang dito sa laban na to. I mean, 2-inch height advantage, pero you know. Pag nag-throw ng front kick to si Sir Boy Bahaw, ang delikado si Boy Tigas. For Boy Tigas, he needs to get his range closer kay Boy Bahaw, pero si Boy Bahaw, I think he needs to throw more kicks throw kasi more medyo kicks, effective yun para sa kanya. Although itong si Boy Tigas, kailangan niya na rin sumuyba. Puro siya bato na suntok. I mean, you ideally need to throw yung strikes mo na mas mahaba, malayo ang maabot tulad ng mga sipa. Yes, Sir JC. Boy Tigas needs to mix it up kasi nababasa siya ni Boy Bahaw eh. Tapos he needs to do striking in a smart way eh. Natumbo pa si Boy Tigas doon sa suntok niya sa sarili. Si Boy Bahaw talaga is just capitalizing on Boy Tigas' mistakes. Ito na kaya yun? Matatapos na kaya? Okay. Medyo naka-recover si Boy Tigas ng konti doon. Nga lang, hindi niya nasi-set up yung mga punches niya. Ang layo, hindi niya naaabot. Unti-unting pinapalambot ni Boy Bahaw si Boy Tigas. Ito na, Sir JC. Ginagawa ni Boy Bahaw is trying to maintain his distance, trying to throw jabs, to
Parang para mabawasan yung confidence si ni Boy yun, Tigas dito. Yun, leg kick from Boy Tigas. Pero mga iniinda lang, eh, wala lang kay Boy Bahaw. Yun, wow, another one. Another one. Mukhang naramdaman niya yun. Mukhang naramdaman niya yun. Sir JC. Lalo na pag nag-calf kick to si Boy Tigas, yes, nagsumama. They need more activity dito sa laban na to. Dapat tandaan natin, this is an MMA fight. Oo. URCC Global Stage ba? Mm-hmm. Yes. You know, walang... Nangigigil na si Boy Tigas. Nakita sa mukha niya. Kasi mukhang naka-counter siya so far ni Boy Bahaw. Yung sa mga attacks niya, walang nag-work in favor of him. You know, parang hindi talaga umaabot eh. Ganda ng mga patama ni Boy Bahaw so far. Basic jabs lang. Oo, basic jabs lang eh. Wow, mukhang na-alog si you know, tapos, Boy Tigas doon. Mukhang lumalambot si Boy Tigas. Ika nga. Grabe yung accuracy ni Sir Boy Bahaw. Parang ginagawa nga punch mitt sa si Boy Tigas eh. Pero as you can see naman, Boy Tigas is living up on it sa moniker eh. Mukhang naramdaman ni Boy Bahaw yung leg kick niya yun. I think Sir JC, it would be smart if i-change na yung game plan ni Boy Tigas sa mga leg kicks na lang. Oo. Kasi mas successful siya dun eh. Gigil. Naba-block. Tsaka kita mo, gigil masyado. Oo, bumato ng strike si Boy Tigas. Naba-block at nag-evade lang eh. Tapos naka-counter din minsan ni Boy Bahaw. Ang disadvantage kasi pag masyado kang gigil, nakakaubos din ng energy yan eh. Nakakaubos din ng hangin yan, kumbaga. Kaya nga ang palaging reminder is you need to relax while you're fighting. Hindi ka dapat nanggigigil. You know, successful talaga si Boy Tigas sa mga leg kicks niya. Pero yun nga lang, napaka-open niya pag nagle-leg yung kick niya. Yung jabs talaga ni Boy Bahaw, pumapasok. Money talaga yung mga jabs ni Boy Bahaw. So eto na, sa round three, going to round 3 na tayo Sir JC. Mm-hmm. Titingnan natin kung may ano pa ba? Kung may fuel tank pa ba si Boy Tigas dito eh. Ano pa kaya ang maipapakita nila for round 3? Sa tingin mo Sir JC, may magsushoot kaya ng takedown dito sa fight number 6 natin? Actually, sana nga meron eh. Oo. Kasi medyo people are expecting more from this fight. Kaya they need to do more. Kumbaga, pagkakaalam ko, itong si Boy Bahaw trains at Fist Gym. Medyo may grappling dito sa medyo jitsu dito sa gym na to. I hope he trained. Siguro maano yung crowd pag na nag-takedown si Boy Bahaw. Tapos ang lagi ba ng katawan ni Boy Tigas yung pag-slam niya dun sa cage. Siguro mga ipong gawin ni Boy Bahaw yan. Sana nga, abangan natin ngayon, Sir JC, if may magsushoot ba. Okay. We are entering our final round for this bout. Pinakamahaba nating naging laban so far. Our Kumu round girl in the cage. This is Miss Chris Ann. She is local from Zamboanga. No? Zamboanga City. Zamboanga City. So he's also studying nursing here in Dipolog City, Sir JC. She's also a personality from Kumu. Ah. Ayun nga pala, isa sa mga sponsors natin, partners natin yan for this event. Kumu. Heto na, Sir JC. Round 3. Third and final round. Si Boy Tigas, matigas pa. Oh, wow! Boy Tigas! Yun na nga! Sir JC! Wow. Yun ang sinasabi natin. Wow. May magsushoot ba? Hindi tayo dinisappoint. Yun na nga. Parang narinig ata tayo. Ang tanong dito, wow! Oh, wow! Beautiful agad. Transition by Boy Bahaw. May mga ground game din naman pala ito eh. Wala, hindi tumagal. But let's see kung si Boy Bahaw naman kaya ang mag... second attempt for a take. Wow. Single leg takedown. Wow. Pero Boy Bahaw attempted the choke there pero wala nangyari. Oo. Kulang lang ng konting leverage at positioning. Masyadong mababaw yung attempt ko na yun.
So far, good start of the round for Boytigas. Iba sa round 1 at sa round 2. Gigil, nagigil pa rin talaga si Boytigas. Mga next fight ni, ano, hindi na siya Boytigas, Boygigil na. Oo, baka magpalit ang pangalan to. Wow! Beautiful reverse! What a reverse! Ganda ng wrestling ni Boy Bahaw doon, Sir JC. Oo. Well, yung gym niya, Fist Gym, has a wrestling and Brazilian Jiu-Jitsu program. Siguro naman, sana naman, nag-train siya for those din. Dahil MMA ang laban nila. Parang yung mga college wrestlers yung ginawa nila kanina. Oo. And, tama ka nga, mukhang si Boytigas, he needs to, kung mag, sa strike siya, he needs to do more kicks. Kasi, yung mga suntok ni Boytigas, mukhang mula sa Buaga, papuntang Manila yung bato. Kitang-kita ng air traffic. Tapos if nagtatry siya ng sumutang ng takedown, kaso arang hindi niya in-all in yung lakas niya. Mo yung bato niya nung overhand na yun, naka-counter agad ni Boy Bahaw. Kasi kitang-kita talaga eh. Dahil sa height advantage, tapos yung guard niya kasi, dali lang pasuki ni Boy Bahaw. Yes. Again, si Boy Bahaw needs to capitalize on his height and reach advantage. Sana. Yo. Wow! What a counter. Pero again, katulad nung kay Boytigas, yung leg kicks din ni Boy Bahaw kanina, medyo effective eh. Effective din. Pero hindi niya na inulit kasi. Hindi niya na inulit masyado. Parang mas confident kasi siya sa mga jabs niya eh. Kasi parang accurate yung mga jabs niya. Gigil na gigil talaga si gigil Boy, pa rin eh. Si Boytigas. Yun eh. Yun nga lang. Napapagod. Nakikita na natin yung pagod sa mukha ng ating mga vloggers dito sa loob ng cage. Kita mo na didepensa na ni pero Boy Bahaw yung mga binabatong. Believe din ako kay Boytigas or JC. Kahit na ganun yung sabayan ng matindi yun. Pero kahit tight na tight siya, yung ano niya, nandyan pa rin yung fuel niya. Medyo mabagal ang pace na itong laban na ito. Wow! Namumulan na yan ang ilikot ni Boytigas. Buti na lang medyo na-defend yung strike ni Boy Bahaw. Kung hindi ah. Yeah. Oh, wow. Wow. Bumababa na yung mga kamay nila. Kitang-kita na yung pagod na may nagpapamewang na si Boy Bahaw. Tinitingnan ni Boytigas yung legs ni Boy Bahaw. Oh, yun. Yun, sa wakas. Nag-leg kick nga eh. May mix-up ng konti sa striking. Hindi na lang puro suntok muna. Ito na, medyo, parang pero, pagod na. Pagod na ang ating mga vloggers. Yung mga 1-2-1-2 ni Boytigas, nandun pa rin. Ayun, nagtatry sila magsabayan. Parang hinihintay sa lang. Sa katawan, tinitira ni Boytigas si Boy Bahaw. Si Boy Bahaw naman, sinusubukan tumiming sa mukha ni Boy Bahaw. Yun. Di naka-counter si Boy Bahaw doon. Let's see. Nakalagay pa naman sa shorts ni Boytigas, kickboxing, pero hindi siya masyado sa bisipa. Ito na, ano kaya ang tingin ng mga judges natin dito, Sir JC? Oo. Oh, ito na naman yung mga jabs ni Wow! 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 Kulang last push, sayang. Pero nahilo si Boytigas eh. Medyo lumambot si Boytigas doon. Pero let's see kung ano ang decision ng judges natin for tonight. Habang nag-aantay tayo niya na medyo acknowledge rin natin yung mga tumulong sa atin to stage this event. This event would not be possible. URCC Global 83 Bloodline without the support of the City Government of Dapitan, Provincial Government of Zamboanga del Norte, Mayor Seth Bullet Halosos, Cage Fitness. Siyempre, kasali din ang Dakak Park and Beach Resort, Glorious Fantasyland, Balay Hamoy, Kat Uyahera Amoy, Brits Hamoy, Attorney Amalu Tumapon Munroyo, Dapitan City Information Division. We would like to thank our sponsors, Top 1 Play Online Casino, Crazy Win, Nueve Gaming,
Games and Amusements Board, headed by Chairman Richard Clarin. Siyempre, Kumu and the Kumu Round Girls. Oh, so, siyempre, Sir JC, sa mga viewers natin dyan sa Facebook, YouTube, at yung mga international viewers natin, if parang available ba to, Sir JC, dito sa Crazy Win at saka Top 1 Play Casino Online Casino yung mga fights natin ngayon? Yes, they can, alam ko, pwede silang pumusta doon sa mga... So, sa mga viewers natin dyan, para... medyo may konting kilig yung mga fights na pinapanood natin. Pwede tayong mag-register dyan. Let's see kung sino ang nanalo dito sa laban na to. We're just waiting for the judges' decisions. Medyo mahirap-hirap talaga i-judge tong laban na to eh. may ano ba, first time na... First decision, pero nahirapan ng mga judges. First fight to go the distance. Kita natin, pagod na talaga sila. Ang lalalim na pero makita natin, oh, yung damage sa mukha ni Boytigas. Yung Boytigas mga jabs ni Boy Bahaw na ano, parang ginawang target practice yung mukha ni Boytigas. Medyo late na rin kasi yung attempts ni, usually kasi sa MMA, merong advantage sa scoring, sa takedowns. Pero, well, nade-defend naman din kasi kahit paano ni Boy Bahaw. But medyo late na kasi sinimula ni Boytigas eh. Siguro kung ginawa niya yung early rounds, medyo successful siya kasi yung energy niya tapos hindi pa madulas. Okay. Wow. Sino nga sa tingin nyo, sino mga na manonood natin, kung sino nanalo? Uy, confidence si Boy Bahaw, Sir JC. Ang pangaramdam ni Boy Bahaw, siya nanalo. There we go! Na nagulat din siya, actually. Pero, kita nyo, pinalambot ni Boy Bahaw, si Boy Tigas. Nawala yung, ano, yung mga flex at sa stiffness ni Boy Tigas. Kailangan na ba natin palitan yung pangalan ni Boy Tigas ngayon?